In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we praise you and worship you today. You are exalted in our midst. We ask forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! Ano yung kami ninilapit kay Tungod? Ano na mensahe ang Diyos sa tagang katawahan? Sa buhay? Mensahe sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob sa ngalan ni Ginoong Jesus. Tungod sa iyang dakong gugma, ano na mensahe ang Diyos ninilapit? Ano na yung dakong katalagman na may tabo ninilapit? Katawahan sa buhay! Paminaw ka mo kung ano na ka mo ikulong mo. Ano na yung dakong katalagman niya may tabo, nilingarapit. Huwag-huwag. Napansin niyo po ba? Itong isang mga ngaral o isang pastor man ito siya. At sa intro kanina mga kapatid, narinig niyo no? May nag-speaking of tongue. Bang ko lang kung yun ba ay genuine, totoo ba yun? Pero tingnan niyo ito mga kapatid. Napansin niyo ba kung saan siya nakalugar? Saan ba siya nag-preaching? Tingnan niyo mga kapatid ah. Grabe talaga no, kagarapal at ang angas ng mga sulpot na pastor na ito. Na kung titingnan natin, ito maya-maya ng konti, I think napanood nyo na po ito, nakita nyo na po ito, no, na ito ay naging viral talaga. Dahil, bakit ito naging viral? Ito po mga kapatid, pagpatuloy natin sa pagpapanood. Please kami, mo ka na ang mensahe sa Diyos. Magtungod sa iyang hugma o kaloy. Gusto sa Diyos, gamubiyak kita. Yan, nakita nyo ito mga kapatid. Mayroong isang lumapit sa kanya. I don't know if he is a seminarian or a priest. Pero mukha siyang seminarian po no, mga kapatid. O kumpare man po siya. Pero may right naman po siya na gawin ito. Bakit ano po yung ginawa niya? Sala! O sabi niya, irespeto daw sa simbahan. Pero hindi nakikinig ang pastor na bastos na ito na... Doon mismo pala no, harapan pa ng simbahan, doon siya nagpipreaching ng kanilang pananampalataya o paniniwala. Ito mga kapatid ha, pansinin natin talaga ito dahil napaka-delikado na tayo po ay mapabilang sa mga ganitong samahan. At kung meron po kayong makakilala na mga ganito, sila po ay magiging aware for what they are doing. Yan, hindi pinapansin nyo. Sinasaway na nga siya, pero hindi pa pinapansin. Parang dead ma lang ba? Una ang mensahe sa atong buhay nga Diyos. Una ang mensahe sa atong buhay nga Diyos. Yan, hinihingi ang respeto dahil simbahan ng Katoliko ang kanilang pinapangaralan. Pero, hindi ito binibigay mga kapatid. Bakit kaya? Rabasoko na lang sa kanila. Yan, narinig nyo na? Rabasoko daw. Ano ba yung mga rabasoko na sinasabi o binabanggit ng nasa background? Ewan ko lang. Kung titingnan natin, tinga, rabasoko. Ano kaya itong rabasoko na ito na definition? O, tingnan natin. Ano ba talaga ito? Kasi mahirap na binibitawan yung salita no, na hindi natin na iintindihan o naunawan. Rabasoko. Yan, tingnan natin. Ibig sabihin pa lang ng rabasoko mga kapatid, I am crazy. Tingnan niya, pag sinabi pa lang rabasoko, ibig sabihin pa lang niyan ay I am crazy. Ito. Ipakita ko po sa inyo yung sinasabi ko po na definition mga kapatid ah. Ito po ah. Wow. Pakinggan niyo at pansinin niyo mabuti. Ano ba ang sinasabi nilang rabasoko? Ulitin ko ah. Sabi niya kasi rabasoko. Ibig sabihin ng rabasoko pala I am crazy. I am crazy. Bali ako. Wow. Ganun pala yung definition na yun, mga kapatid.
bakit hindi ito nakikinig ang pastor na ito? Dahil rabasuko, no? I am crazy. Yun yung naririnig natin, mga kapatid. Okay. Patuloy. Sarakia. Ano kaya itong Sarakia? Wala na siyang katumbas, no? Okay. Armayak, okay. Hanapin natin, Armayak. Uh-huh. Wala pa rin definition yung Armayak na sinasabi. Yolo Sokolo daw, okay. Sabi ng kausap, Yolo Sokolo. Oh, yeah. That's right. O, ibig sabihin pala, yung sinasabi pala ng nagsasaway sa kanila, that's right. Ibig sabihin, tama yung pagsasaway. Ito mga kapatid, pero mali, hindi nila Yolo Sokolo daw, sabi ng nakahawak ng megaphone. Sabi niya, Yolo Sokolo, ibig sabihin, that's right. Pag sinasabi pa lang, mali yan, na respetuhin nyo, that's right pala, pero hindi tinitigil yung kanilang ginagawa. Ako naman, paano ba yan mga kapatid? Paano ba yan? That's right na nga, pero bakit wrong pa rin? Okay, go ahead. Nasha Shara daw. Okay, Nasha Shara. Tingnan natin. Nasha Shara. Narcissist. Ano ba itong... Okay, narcissist daw. Okay, ano ba talaga yung kaulugan ng narcissist na to? Tingnan natin mga kapatid, ha? Ibig sabihin ng narcissist... Okay, ito mga kapatid, matatawa kayo dito. Narinig natin, sabi niya, Nasha Shara. Okay. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid, ano ba ang Nasha Shara? Itong Nasha Shara, ibig sabihin, narcissist. And what is this narcissist? The definition of this narcissist is a narcissist personality disorder. Yung ibig sabihin pala, mayroon kang karamdaman sa pag-iisip. Okay? Is a mental health condition in which people have an unreasonable high sense of their own importance. Okay, kaya pala hindi napapakinggan yung nagsasaway dahil they just want to listen to their self. They need and seek too much attention. Wow, ago attention pala ito, no, mga kapatid. Kaya naman pala. And want people to admire them. People with this disorder may lack the ability to understand or care about the feeling of others. No, I don't care. Kaya pala mga kapatid, hindi nakikinig itong mga sinasaway na nasa harapan ng simbahan, na kabastusan yung kinilang ginagawa, hindi nire-respeto. Kaya pala hindi sila nakikinig dahil pala sila ay may narcissist, no? Tinatawag natin na a mental health condition. Ang ibig sabihin niyan, no? People with this disorder may lack the ability to understand. So, ibig sabihin, hindi sila nakakaunawa or care about the feelings of others. Or, ito pa mga kapatid, hindi nila binabali o sabihin na natin talagang binabaliwala nila ang feelings ng iba. The reason why, kahit na nasa harap ng Iglesia Katolika na simbahan sila nangangaral, ay ipinipilit pa rin nila mga kapatid ang kanilang mismong paniniwala. Yun pala yun. Kaya ayaw nilang makinig sa tao mismo na nagsasaway na sa kanila. Dahil nga, napakinggan natin mga kapatid na sinabi niya mismo na Nasha Shara. Ibig sabihin, narcissist. Meron palang disorder sila. Kaya pala, hindi nakakapakinig ito dahil meron pala itong disorder. Naku mga kapatid, ha? Delikado po yan, no? Kaya mag-isip-isip na po tayong lahat. Kapag tayo po ay napabilang sa mga ganitong tao, no? Hindi na nakikinig sa tama. Sinabi na kanina nang nakagamit ng megaphone, na gumamit pa siya ng speaking of tongue nila. And then we research the meaning of this, speaking of tongue. Sabi niya, habang nagsasalita yung nagsasaway, that's right, tama, pero hindi niya ginagawa. Yun pala yung rason. Meron silang, yung sabi ng kanyang kasamahan na nagbibidyo, meron palang Nasha Shara or narcissist. No? Ibig sabihin pala, mayroong diferensya pala yun sa pag-iisip mga kapatid. Nako, delikado yan. Kaya ito, no, pakinggan natin mabuti at alamin natin, no, at alalahanin talaga natin mga kapatid na hindi talaga nababagay na pakialaman natin yung bagay na akala nating alam natin. Ito, napakadelikado talaga. Gumagamit ka ng speaking of tongue and then lumalabas sa bibig mo, hindi mo pala nauunawaan ng kahulugan pala yun. Ay, sabi, unang-una sabi niya, I'm crazy.
Tapos narcissist, tugmang-tugma talaga. Ibig sabihin, talagang mayroon ang diferensya sa pag-iisip, kaya nga hindi na nakikinig. Pagko sila ay nakikinig na lamang sa kanilang mga sarili. Ako. Ewan ko na lang mga kapatid kung ano ba yung magiging proper na feeling natin dyan. Matatawa ba tayo dyan? O maaawa tayo? Well, actually, nakakaawa naman. Pero sometimes, yan, nakakatawa talaga. Dahil, yun nga, palagi ko tayong naaalala sa tuwing merong nangangaral na hindi nakikinig sa tamang aral. Ano po yun? Sabi ng aking kaibigang pare, dalawa yung destination ng tao na nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. And what are those? First, siya ay mababaliw. Yan, I'm crazy, narinig natin yung kanina. The second one, he will become a pastor. Wow, perfect na, no? Walang guidance ng Holy Spirit. So yan po mga kapatid, no? Kailangan talaga, when we read the Bible, no, we should ask the guidance of the Holy Spirit. Bakit? Sinabi kasi sa Biblia ng ating Panginoon that this Holy Spirit will give us or will guide us, will teach us the truth. Yan po mga kapatid, ito yung nag-guide talaga sa simbahan hanggang mapasa hanggang ngayon. Ito po ang nagbibigay sa atin ng guidance, ang Holy Spirit. Kaya i-ask natin yung Holy Spirit mga kapatid to guide us and to protect us always. Nawa po ay sa short na video ito ay matuto po tayo at madepensahan po natin ng tama yung ating pananampalataya. Makarinig po tayo ng mga ganyang kunwari talaga, no, na para bang alam nila yung kanilang pinagsasabi. They are making the speaking of tongue. Now, kailangan nating mag-research, kailangan natin alamin ano ba yung kahulugan noon. And, you know, you see, and you share naman po mga kapatid ng atin pong video ngayon. Nawa po ay suportahan niyo po ang abang channel na ito by clicking the subscribe button there and the notification bell for you to keep updated sa mga videos natin pong i-upload. And also mga kapatid, do not forget to share and to leave comment po sa baba ng ating video. God bless po sa inyong lahat.